Solid, no? Ganda. So yung mga roads dito yan sa may Dipakulaw. Alas dos. Umakit kami. Dito. Ang galing. Ito na yung lighthouse. Solid! Tapos ganito pa yung view na makikita. Sup mga roads, kamusta? May biyahe tayo bigla. Time check natin, 5:13. At pupunta tayo ngayon ng Nueva Vizcaya. Tignan natin kung ano oras tayo makakarating doon. Samahan nyo kami sa mga gigiging trip natin na to. Pangin muna. Palitan mo na yung gulong mo, manipis na yan. Palitan mo na ng quick tire. 9. So dito natin malalaman yung panggilid din na ano na kinabit natin. So far okay naman siya. Mararamdaman mo talaga yung pagkakaiba kumpara doon sa stock natin. Obby naman to. Lupit ni kuya. Mas malaki pa sa kanya yung ano, yung box na dala-dala niya, mas maaba pa. Papagas muna tayo mga roads. 170, first full tank. Yan. Alright, mega roads tayo mga roads. Ah, meron tayo. Medyo madumi lang iba. Bigyan ka tayo dalawa. Yan. Tara, tara. Yun. Ay, gagi. Sige, sige. Oo. Ingat ka din ha. Thank you. Let's go. Let's go, tuloy ulit tayo. Oh, yung lalaki ng mga truck tsaka mga butas-butas sa daan dito eh, no? Grabe mga daan dito, lalaki. Time check natin ay 6:36. Mga roads, hindi ko na alam kung nasa na kami. Basta may daan, dire-diretso lang. Time check tayo, 8:02. Ayan, Talahiban. Alas 8 ng gabi. Nasa Talahiban tayo. San Miguel, Bulacan, magpakita ka na. Sa wakas mga roads, nakalabas na rin tayo. Ito na bayan na yung babakbakin natin. At mga roads, papasok na tayo ng Nueva Ecija. Yan, malamig na to sa parte na to. Lagi ko naaalala yan. Yun, tamang pahinga muna kami. Grabe, dinaanan natin kanina. Sobrang nala. Mga dalawang oras pa ang biyahe. Time check natin. Man, 8:45. Ang bilis na natin ito mga roads. Pero mas mabilis to. Kulong-kulong. Tapos wala pang ilaw. Katakot. Pero welcome to Kabanatuan. Alright, lapit na. 80 kilometers. Ayoko talaga tumitingin sa Google Maps kasi feeling ko kasi parang tagal eh. So mga roads, kakana na tayo dito. Pag dumiretso tayo, papunta ka ano yan sa Banawe. Or sa Bela, Tugigaraw. Ito na yun, papunta tayo ng ano, Baler. Pero may mga kasama kasi tayo dito na gusto rin natin makasama. Yan. So sila yung pupunta natin at sasadyain natin dito. Ating gasolina ay nanganganib na. Ayun ang mahalas. Nabutan pa tayo ng ulan mga roads. Bakit kayon pa? Wala tayong masisilungan dito. Tapos paubos pa yung gasolina. Malala. Ito. Yun. Legit na to. Bukas to. 200 pesos. Unleaded lang? 200 pesos. Alright. Pangalawang ano natin mga roads. Pagas. Yan. Tapos saan hindi na umulon? Sticker, meron tayo. Hindi ko pa yun walang ng gas nun sa bundok. Oo. Ang galing. Natandaan mo yun. Kahop-kabano. Walang ng gas. Oo, yun. Naalala tayo ni Kuya sa video natin na nawalan tayo ng gasolina. Yeah, salamat. Alright. Pantabangan Town Hall mga roads. Yeah, dito na tayo. 30 minutes na lang bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin. Kaya natin to. So mga roads, nandito na tayo sa Petron. Napakatahimik na ng lugar. Parang kami na lang ata yung maingay dito. Time check natin ngayon mga roads ay 11:14. 6 hours time bumiyahe hanggang dito mula Quezon City. Yon. Sige pala, sunod kami. Si James TV mga roads, tumundo sa atin. Alright, makapagpahinga rin tayo sa wakas. Okay, pahinga ka muna na no. See you ulit bukas. Mga roads, kasama natin yung mga tropa natin dito. Good morning. Sarap mga roads, oh. Ito yung mga roads, oh. Yun. Tapos pala nilalagay. Condensada. Yun ko sarap. Ba, galing, ah. May Starbucks na lang siya dyan. Yung ate ko kasi barista sa ibang bansa. Mga roads, ito yung bakura nila. Ano ka, be? Ako pa kasi simple probinsya ang probinsya.
Yan. Rubinsyang mga roots. Ito yung ano, suha. Solid, no? Ganyan yung bangura mo, may mga prutas kang mapipitas. Di ba? Ito yung motor natin mga roots. Yan. So, sinano lang dito yung pinakamaliit. Yan. Halos puro Aerox tsaka NMAX tsaka Birchman. Ay, ito pala! Meron tayong kasamang MXI. Yan. Solid lang. So, dito tayo sa Castaneda mga roads. Sa Nueva Vizcaya. Sarap. Lamig dito. Tsaka simple yung pamumuhay. Galing. Sarap dito. Tsubog time! Kita. Tsubog. Let's go. Mga roads. Sarap. Sarap yan. Ito masarap, pre. Yung number one. Number one yan. Wala sila mati si Brenda para may taga-timpla tayo. Meron isa. Basta yun siya. Okay mga roads, subati na tayo. Papunta tayo ngayon ng Baler mga roads. Mga kasama natin. Si Lodsky, si Moto Calvo, si Nito, si James TV, si Dodi. Yeah. Ayan, Moto Long, yan. Si Moto Choi, Motski tsaka si Moto Calvo kasama natin. Si Aking Budoy, shoutout kay Noemi. Yan, tsaka kay Kuya Barlu. Natin sana di tayo ulanin sa daan. Yeah, alright. Paging dami natin, 63 pesos dito mga roads. 171. Let's go! Oh, ito na yung ano, welcome to Aurora. Ito yung bangin sa kabila. Sa kabila naman yung tubig. Dito mga roads, bigayan dito. Napakaliit na daan. Kasya lang ang isang sasakyan. Solid! Wala, tumatayo mo. Sabi natin, no? So mga roads, once na nakapasok ka na dito, yan, palatandaan niya na malapit na sa Baler itong mga nyog na to na napakadami. Alright, Maria Aurora! So, papunta kami ng ano, Di Pakulao, diretso kami doon. So, mamaya kami babalik dito sa ano, sa sentro ng Baler. So, solid, no? Ganda sa buhay ito. Share go feels! Yeah. Alright! Manalo! Solid mga roads, oh. Tubig galing sa bundok. Kaya dito de diretso. Solid to. Panalo. Picture muna kami dito mga roads. Uy, XADV oh, pogyo. Dream bike yun eh. Diretso tayo ulit. Ito na yung dahil yung coastal road na napaganda. Solid no, ganda. Sabi mga roads, dito yan sa may Di Pakulao. Ito yung coastal road nila na merong may magandang view. Di ba? Let's go! So mga roads, nandito na tayo sa Baler. Kung saan yung sikat na picturean. So mga roads, dito tayo kakain. Let's go! Sarap po! Good natin mga roads. Yun. Mo siya, di Baler? Hindi namin papasok sa loob. Ayaw magsipasok eh. Mahal. Pakapat na gas. 120. Alright. Ayoko sagarin mga roads. Baka maulit yung nangyari sa ating kagabi. Hanggat maaari, lagyan na natin ng gasolina. Thank you. So, lighthouse tayo ngayon mga roads. Dire-diretso. Part ng maraming rock formations dito sa Aurora. Solid, no? Tara, diretso pa daw. Diretso pa tayo. Hanggang dito lang tayo. So, dito tayo mga roads. Mag-i-stay. At gusto ko dito humiga. Yeah. Ah. Sarap. So, kita namin yung lighthouse na yan. Sabi daw, 10 to 15 minutes o depende sa pacing ng paglalakad. Malalaman natin ngayon yan. Di pala sinabi na ganito pala katas to. Itong lighthouse.
Habang tinik yung araw, umakit kami sa bundok na to. Tinan nyo mga roads. Sobrang tarik ko. Aasa tayo sa mga bato-bato. Walang hawakan. Tara, tuloy natin to. Malapit na. Tinan nyo mga roads. Ang taas na natin. Guys, guys, hindi sa camera. Ano yung ngiti? Masaya. Yeah. Yan, ngiti sa camera. Masaya. Masaya dito. Grabe. Sobrang init pa, road strict yung araw. Ano oras na ba? 2:19. Alas 2. Umakit kami. Dito. Ang galing. Ito na yung lighthouse. Pakita mo! Oh, nakita na! Diretso na kami. So yun mga roads, so falls na tayo next. Grabing adventure to. So yun mga roads, hindi kasala rin kasi private na yun, no? Para lang sa mga naka-check-in dun sa Sabang Beach na hotel, no? Yun, so di na tayo pwedeng mag-walk-in, kumbaga. Tsaka mahal din kasi yung presyo. 350 pesos kapag gusto niyo pumasok sa loob. Tapos yun, white sand, di ba? White sand. At tayo. So mga roads, nagpapalit lang tayo ng motor. Ah, ay sarap. Habi. Wala ka di. Nakama ni Bago. Ayun, oh, kita ko sina ano dito. Solid. Parang ang higante sa motor. Ang late nila, ano ang putik. Ano nangyari? Grabe! Grabe pre oh! Ang lala nito. Mga roads, tignan nyo to, labas na. Talagang sinulit mo to pre ah. Lumabas na yung ply. Lumabas na yung plyball sa gulong. Dapat quick turn talaga, dapat pre lagi. Magra-running flat tayo ngayon. Ganun talaga mga roads. So actually dapat talaga bago tayo bumiyahe, isa sa mga unang dapat natin chinecheck yung gulong natin. Puso yan ng ani, motor natin eh. Once na bumiyahe tayo ng malayo, yan yung magdadala sa atin yung gulong mga roads. Importante. Yan, tinan nyo mga roads, running flat na. Op, 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 kaya pa? Straight lang, straight. Op, di na kayo nakaya pre. Di na kaya, oo. Op, bumigewang talaga pre. Tanggalin na talaga pre. Dinagay niya muna dun yung bridgeman ni Bugoy. Kat iiwan muna kasi dito sobrang hirap ng shop. So dun sa biyahe namin maghahanap pa kami ng gulong. Tools para matanggal yung gulong na ano, ikakabit, ipapalit. Wow. So lido. Sa falls tayo papupunta mga roads. Let's go, let's go. Mga roads, so Dragon Fruit Y. So mga roads, ito yung cottage natin dito. Ang ganda dito. Solid oh. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko pa alam kung meron pa sa taas mga roads. Pag mga ganito, dapat sinusunod na. Yes sir! Ay, tubig ng tubig! Dabi tubig! Parang na sa yelo. Solid. Tapos pahinga sa bahay. Kaya maya. Tapos tulog. Tingnan natin kung mangyayari mamaya. Let's go. So mga roads, hanging bridge. Uy, mauga. Gagi. Hindi, nauga ah. Hangin, medyo nakakalula na. Yan, sorry, gato ka ganito yung view. Ulit, paggabi na rin kasi mga roads, ang ganda ng grassland. Panalo. Grabe. Hindi nga ito ang camera natin mga roads. Solid dito. Marami kong bawal mga roads. Sagot dude. Mayung ano ma? Solid.
Sulit, sulit, sulit. Bago umuwi ng Manila. Yo, what's up, Choy? Manila, eh. Sobrang alam. Magayomi. Good morning mga roads. So sisibat na kami. Time check 2:30. Nay, thank you po, Nay. Sila James TV. Doon na para puntahan yung motor ni Bugoy. Pre, ingat ah. Oh, ingat, ingat, ingat. Tara. All right. So let's go, let's go. Oh, pare, ingat kayo ah. Tama, diretso kayo dito. Dito kami diretso. Oh, tama, tama. Eh, ingat ah. Ingat, ingat pare, ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat ah. Pre, ingat lahat ah. Ingat, ingat. Let's go. So yung mga roads, yung mga kasama natin, bumukod na sa atin. Kasi, pauwi na sila ng Manila. Tapos, tayo pa, kita tayo na ano, Nueva Vizcaya. Saan, mga bundok ang matadaan na naman natin ulit. Mga roads oh. Tumaog. Bago lang, bago lang. Nahulog dun sa kanal mga roads na malaki. Hindi natin masabi kung ano nangyayari. Nakatulog, nakainom. Yun yung mga nakatakot makasabay sa daan. Grabe oh. Woo! So nagkakapoto lang si Dodi. Hindi niya nakaya yung ano, yung lamig. Kung mapapansin yung mga roads, wala na rin tayong gasolina. Sarado pa yung mga gasolinahan ngayon. Buti dito meron. Kasal ba tayo mga roads? May ano kayo? Embudo? Dalawang bote yung bibigyan natin mga roads. Buti na lang. Dalawang bote mga roads. Eh. Tuloy ang biyahe. Pero okay na to, di ba? Hindi natin kinakabahan. Makakapiga na tayo ulit. So, may nakita na tayong gas station ulit doon. Doon tayo magpapagas ulit. So, nakamagkana tayo doon. 116. Kasi dalawang bote. 58 pesos per liter. Yun yung ano natin, disadvantage talaga natin kapag sinaano yung gamit natin. Sa sobrang liit ng ano, tangke, ang bilis pang lumabo ng gasolina. Talaga mauubusan ka. Mauugulpi na lang, ubus na. Lalo pag mga biyahe mo eh, puro paahon, gaya dito sa norte. Talagang ano, asahan mo maaaring mauubusan ka kung di ka magpapagas, magpapagas. Lalo, lalo sa gabi, mahirap, mahirap bumiyahe. Alright mga roads, so magpakape muna kami. Spanish. Gusto. Ang lamig. Salamat. Alright. Ah. Meron pa tayo. Nagliliwanag namin. Abot na tayo ng sunrise sa bundok. So palabas na tayo ng Nueva Ecija. So, dito na tayo papuntang Nueva Vizcaya. Ayan. Grabe, solid ng fog dito mga roads. Oh. Sa tuwing dumadaan tayo dito, ang kapal ng fog tuwing umaga. So time check mga roads, 5:03. Palamig. Huwag lang sana umulan, yan yung problema, magiging problema natin. Oy, magpapagas muna tayo. Unleaded? Yun. Halo-halo na naman itong mga roads. Premium, tapos unleaded. Okay lang naman. Alright, so Loito tayo, Loito. Babakbakin natin to. Hindi tayo pwedeng hindi dumaan sa Maaliko. Ah. Ang kapal ng fog dito mga roads. Oh. Mas mura dito yung gasolina. 60 pesos eh. Doon sa baba, 65. Parang yung daan na to, pagbutang Baguio eh. Mas malamig sa taas siguro. Grabing daan dito mga roads. Sobrang daming kurbaan. Pero ang ganda ng view. Parang bihira siya gamitin kasi ilan lang yung mga sasakyan na nakakasalubong at nakakasabay natin. Wow! Ang ganda. Ang ganda sir. Yun yung dinaano natin mga roads oh. Tatatakpan ng napakakapal na fog. Yan. Yung paikot. Solid. Pumikit ka muna. Try mo muna pumikit. Power nap ka lang. Kahit mga 5 to 15 minutes. Nakantok na daw siya mga roads eh. Sobrang lamig kasi dito mga roads. Nakakantok naman talaga. Grabe. Solid dito. Ang ganda ng daan. Okay din yung daan. Tapos bihira daanan. Okay, pahinga muna. Hindi, 20 minutes na. Ha? Power nap na yun.
Medyo umokay? Bakit nga sana tayo? Ano, medyo umokay? Sige lang. Unat-unat muna. Para makabiyahe na tayo ulit. Mag-umaba kaya, nag-unat-unat ka. Power nap lang yung mga roads, ganun. Ganun mag-power nap. Mabilisan, 15 to 20 minutes, okay na yun. Para na rin ulit na recharge yan. Sayang kasi yung panahon mga roads, baka abot na pa kami ng ulan, wag naman sana. Ewan ko ba kung naririnig niyo yung hangin mga roads, sobrang lakas, sumisipol. Ah, grabe, sobrang lamig dito. Woo! May pandesal ah. Pandesal pa yun? Ito pa yun? Pandesal? Oh, sige. Thank you. Oh, may pandesal lang ka pala. Nangamoy lang. Solid na pagpaya pandesal dito tapos kape. Ayun o. Ah, welcome to Pangasinan. Maliko view deck. Ito ano ba yung view deck? Oh, viewpoint lang. Viewpoint. Ang lakas ng hangin. Diretso pa? Ganda men! Ganda! Oh? Sulit! Ang lakas lang ng hangin! Ah! May mukhang madaanan tayo ng sasakyan dito. Abante, abante. Dito ako banta. Grabe to! Private property, no trespassing. Okay. Okie dokie. Ah, ganda nga ng daan dito ang mga roads. Grabe to. Ano? Okay na? Ah. Solid no? Oh, 20 pesos entrance. Yan, so may parking fee 10 pesos. Tingnan natin mga roads kung meron dito. Baba tayo. Ah, pine trees ang solid dito. Ang ganda. So mga roads, ito pala tong lugar na to na tinatayuan natin. Eh, napakadami na palang namatay dito sa lugar na to noong World War II. Isa to sa mga naging battleground nung naglaban ang Hapon tsaka mga Amerikano. Tank ito ni Douglas MacArthur mga roads, itong nakikita nyo. Yan. So kung mapapansin nyo yan mga roads, hindi na to ano, binakal na. Kumbaga kulang-kulang na siya. Limang crew daw ang namatay dito, may naghagis daw na improvised bomb para mapasabog yung loob. Imagine niyo mga roads, yun yung nangyari sa tangke na to. Pwede? Pwede pumasok? Pasok tayo sa loob mga roads. Yeah. Parang masyadong maliit. So yeah. Uy, grabe. Ganito pala yung pakiramdam dito sa loob. Ah. Oop, yeah. Oop. Uy, grabe. Dito yung tsura ng tangke mga roads sa loob. Oh. First time ko makapasok sa ganito. Napakaliit lang pala talaga ng espasyo sa loob. So dito, dyan... Matangkad yung tao. Americano, American. American size, American size. Tignan ko nga kung blurred yung Japanese yung may-ari. Tignan. Nakikita ba? Nakikita ba dito? Dyan lang kasi nasalpa. Pitapi po, bari-bari po. Nakikipasok dito, lang po. Dito sumisilip yung mga tao. Akit ganyan. Mga roots, na dinumihan na nila yung tangke kung ano na yung mga pinagsusulat dito. Yan. Shoutout sa inyo. Grabe, lupit. Apakapal nito mga roots. Grabe, no? Tayo sa ano? Yeah. Ah. Uy, ito pa yun, oh. Hindi ko sinusilip yung ano. Silipin yung kalaban. Tapos sasabi mo kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Haya? Taas to. Na-snipe ka kagad dyan. Na-edjot ka kagad. Na-edjot ka kagad dyan. Silipin yung kalaban! Pag di nakikita sa loob.
Nang ina mo, ulo mo agad yung tatama. Yung ulo mo agad yung tatamaan eh. Ma-sniper ka agad eh. Bakas ng ano, pagkasabog ng tangke. Yan yeah, no? Wasak. Pero kapal niyan mga roads. Si... buti naka-waterproof. Shoes tayo. Ganda pala niyan. Good stuff, bro. Ano? Oh, yes. Solid dito. First time natin makapasok sa tangke. Isusunod yung tangke naman na gumagana. Hiningil kami dun sa ginawa natin paglalakad. Open na raw yung daan na to. Patawid ng ano no, ang Pangasinan. Yan oh. Ang ganda. Lakas lang lang. Okay, time check tayo mga roads. Alas 7 na ng umaga. Patuloy tayo mga roads. Harap pa tayo ng spot na matatambayan. Bakit kaya mas maganda pa ang daan sa probinsya kumpara sa Manila? Di ba? Grabe. Tingnan nyo naman. Tapos ganito pa yung view na makikita. Ang ganda dito. Grabe nga naman talaga. Solid. Kain tayo. Almusal. Ganda dito. Almusal na may mga roads. May mga roads. Pagkain natin. Lugaw. Sa almusal. So tuloy tayo ulit mga roads at pababa na tayo. Etong part pala na to mga roads Pangasinan na. May mga nakatagong ganda ang Pangasinan talaga. Tingnan nyo mga bundok dito mga roads. Nakakagigil. Tingnan nyo. Oh? Grabe oh. Ang ganda no. Napaka perfect tingnan. Kala mo drawing. Grabe oh. Ito pronto sa landslide oh. Ito pwesto natin. Ayan yung makikita nyo mga roads dito sa daan na to. Grabe ito. Kaya nyo pala nire-recommend itong mga roads itong daan na to. Ito to nga naman napakaganda. Oh. Ay putik ka. Solid. Analo. So mga roads, iba't na tayo dito. Ganong aganda tong lugar na to. Solid yung mga nakita natin. Pero kapag nakita nyo siya sa personal, mas mai-inlove kayo sa lugar na to mga roads. Ang ganda. Isa sa mga napansin ko dito mga roads, iba may daang kalikasan. Sa daang kalikasan kasi pag dumaan kayo, mapapansin nyo puro kalbo, halos kalbo o walang puno. Walang puno yung mga bundok. O sadya talaga yung kalbo yung mga bundok doon sa daang kalikasan. O ilan lang yung mga may spot na may puno. Unlike dito kasi mga roads, sobrang daming puno. Ang galing, sobrang nakakatuwa. Ang ganda sa mata. Sulit yung biyahe dito. Lalo kapag babiyahe ka from Nueva Vizcaya to Pangasinan, may enjoy nyo yung ruta na to. Baka pauwi na tayo ng Manila. So ito lang talaga yung sinadyaan natin. Itong klase na ang daan. Nakababa na rin tayo sa wakas mga roads. At may isang kambing na tumatawid. Hoy mga roads, saka pa pala tayo. Woo! Pangasinan na tayo. Deplat ka. Feeling ko. So mga roads, binabaybay na natin itong Pangasinan. Sa looban tayo dumadaan, hindi tayo sa highway. Kaya sabi ni Google Maps, okay lang naman kasi dire-diretso lang yung daan. Ah, pahinga muna kami. Ang init na. Halo, halo. Tuloy tayo ulit mga roads. 4 oras pa mula dito sa Pangasinan. Maligayang pagbalik na Ebaisiya. Bumalik tayo ulit sa Ebaisiya. Let's go.
So papasok na tayo ng Kabanatuan. Yan, tapos nagpagas na ulit tayo dito. Hindi na alam kung nakamagkano na tayo eh. Malaki-laki na rin siguro. Yun. Alright, welcome to Kabanatuan. Alrighty, Kabanatuan na tayo. Pasok tayo sa bypass road, mga roads. Mas mabilis dito eh. Hindi ko sure kung efas dito sa gabi, mga roads. Okay. Napakadilim dun, oh. Shit!